siyam na palatandaan at sintomas ng adult ADHD or Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Lagi ka bang nakakalimot sa mga appointment mo? At madaling mawala sa isip mo ang oras? Baka meron kang Attention Deficit Hyperactivity Disorder, otherwise known as ADHD. Ang adult ADHD ay katulad ng sa childhood counterpart na maaaring kumuha ng maraming anyo ng resulta. Ang signs at symptoms ay parang hindi makatwiran o ganap na sapalaran. Halimbawa, alam mo ba na ang mga bagay katulad ng labis na paggastos o ang pagbabayad ng bills ng late ay maaaring senyales ng ADHD? Ang bawat isa sa mga palatandaang ito sa iyong sarili ay hindi kinakailangang maging dahilan upang magpanik. Ngunit kapag pinagsama-sama ang iba pang mga sintomas, ay maaaring nagpapahiwatig ito ng mas malalim na issue. Upang gawing mas komplikado ang mga bagay, ang ADHD ay maaaring mangyari sa iba pang mga kondisyon na may katulad na sintomas, kaya't maaaring mahirap na ma-diagnose. Panoorin mo ng buo ang videong ito upang ma-recognize mo ang mga palatandaan at sintomas ng ADHD. Sa videong ito, ibabahagi ko sa inyo ang siyam na palatandaan at sintomas ng adult ADHD or Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Bago ko ibahagi ang siyam na palatandaan at senyales ng ADHD for adults, isang tinagpala at positibong araw sa inyong lahat. Ako si Julieta Yang Orfiano ng Juliet Yang TV. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Welcome sa aking video. Focus and hyper-focus. Kakulangan sa focus at sobra sa focus. Ang pinakakilala sa palatandaan ng ADHD ay ang kakulangan sa focus. Ngunit ito ay maaaring magmukhang iba para sa lahat. Ang mga taong may adult ADHD ay hindi lang nahihirapang magbigay ng pansin, ngunit ito rin ay madaling magambala. Nahihirapang mag-concentrate sa panahon ng mga pag-uusap, overlooking details, at hindi natatapos ang trabaho o proyekto. Sa kabilang banda naman, ay may mga taong may ADHD na hyper-focus. Ito ay kapag ang isang tao na may ADHD ay nagiging sobrang nakatutok sa kanilang ginagawa at ang natitirang bahagi ng mundo nila ay tila naglalaho. Ito ay maaaring isang magandang bagay. Ngunit kadalasan, kung anuman ang kanilang pinagkakaabalahan, ay hindi ang dapat nilang pagtuunan ng pansin. Pangalawa, difficulty with organization and task completion. Nahihirapan sa pag-organisa ng mga bagay at ang makumpleto ang gawain. Kahit anong pilit nila, ang adult na may ADHD ay parang hindi talaga magawang maging organized enough upang magawa ang mga bagay-bagay. Meron naman silang to-do list sa isang pirasong papel, sa kanilang cellphone, sa kanilang laptop. Gumagamit din sila ng reminders at calendar notifications. Ngunit tila ang mga bagay ay talagang nakakaligtaan nila, nakakapagod, at ang pakiramdam ay talunan sa bawat pagkakataon na may nakakalimutan sila. Kung ang isang tao ay nahihirapan sa pag-organize at pagkumpleto ng gawain, ito ay naugnay sa isang problema sa executive functioning sa utak.
Ito ay mahalagang proseso ng pagbibigay ng prioridad sa mga trabaho na kailangang unahing gawin. At ito ay magiging resulta ng higit pa sa mahinang kasanayan sa organisasyon. Pangatlo, time management concerns. Mga alalahanin sa pamamahala ng oras. Katulad ng paghihirap nilang mag-organize ng trabaho at proyekto, ang adult na may ADHD ay nahihirapan na mag-manage ng kanilang oras effectively. At dagdag pa dito, ang isang tao na may ADHD ay mayroong tinatawag na time blindness. Ito ay maaaring parang isang dahilan lang, ngunit hindi. Hindi sila talagang gulag sa oras, ngunit talagang nahihirapan sila kung paano uunahin o mahulaan kung gaano karaming oras ang dapat gugulin sa isang trabaho. Pang-apat, forgetfulness, makakalimutin. Lahat tayo ay nararanasang may makalimutang bagay kung minsan. Ngunit ang mga tao na may ADHD ay naaapektuhan ang kanilang responsibilidad katulad ng kanilang career o academics at pati na rin ang kanilang relasyon. Kasama na dito ay ang palagiang paglalagay ng mga bagay sa maling lugar o ang makalimutan ang mahalagang petsa o takdang panahon. Kung hindi ka pamilyar sa mga palatandaan at sintomas ng ADHD, napakadaling mapagkamalian ito sa pagiging kawalan ng ingat o kawalan ng katalinuhan. Panglima, impulsivity, pabigla-bigla. Ang pagiging impulsivity o pabigla-bigla ay maaaring magkaroon ng maraming anyo. Kasama na dito ang paggambala sa iba sa panahon ng pag-uusap, pagiging socially inappropriate, nagmamadali sa gawain, at kumikilos nang hindi isinasaalang-alang ang kahihinatnan. Ang isa pang karaniwang halimbawa ng impulsivity in adult na meron ang ADHD ay ang impulse buying. Kahit na hindi nila ito kailangan o hindi kayang bayaran, maaari silang bumili ng isang bagay nang hindi pinag-iisipan. Pang-anim, negative self-image. Negatibong imahe sa sarili. Nang dahil sa pagiging makakalimutin, palagi at nahihirapang manatili sa trabaho o ang maging organisado. Napakadali para sa isang tao na may adult ADHD na makaramdam ng pagiging failure. Nag-uumpisa silang makita ang kanilang sarili sa isang negatibong liwanag sapagkat alam na nila ang kanilang mga pagkukulang. At dahil nahihirapan silang mag-concentrate at parang ang kanilang schoolwork at personal na relasyon ang nagdudusa, mahirap makakita ng mabuti dahil ang lahat ng hindi maganda ay pinalalakas nila. Pangpito, emotional concerns, emosyonal na alalahanin. Ang buhay ng mayroong adult ADHD ay maaaring ang pakiramdam ay katulad sa isang emotional roller coaster. Palipat-lipat sa loob at labas ng depression, moodiness o pagkamuhi at irritability o pagkamayamuting. Sa mga taong mayroong ADHD, sa isang iglap ay mahanap nilang kanilang sarili na naiinip sa kanilang isipan. Kaya't naghahanap sila ng ilang paraan kung paano magiging masaya. Na sa bandang huli ay ang inakala nilang magdudulot ng kasiyahan sa kanila ay mawawala rin. At bago nila ito malaman, bored na naman sila. Ang isa pang alalahanin ay ang kanilang emotional na regulasyon. Samantalang ang mga neurotypical na tao ay maaaring tumigil muna sandali at mag-reflect bago tumugon sa isang uri ng negatibong pasabog. Ito ay hindi particular na ginagawa ng isang taong may ADHD. Ito ay may kaugnayan din sa impulsivity at maaaring magkaroon ng hindi kanais-nais na social consequences. Dahil maaari itong humantong sa pagsasabi ng isang bagay na maaaring pagsisihan nila sa huli. Pangwalo, restlessness and anxiety. Hindi mapakali at pagkabalisa. Ang adult na may ADHD
ay mahirap patigilin ang kanilang pangangailangang magpatuloy ng tuloy-tuloy. At ito ay maaaring napaka-frustrating kapag hindi nila nagawa ang bagay agad-agad. Ito ay nagdudulot ng kanilang restlessness at humahantong sa pagkabalisa. Ang pag-uugali na nauugnay sa pagkabalisa sa isang adult na may ADHD ay kaparehas ng mga bata na mayroong ADHD. Maaari silang magpaikot-ikot ng madalas, tapikin ang kanyang mga kamay sa paa, lumipat sa kanilang upuan, o kaya naman ay makikita mo silang hirap na hirap na manatiling nakaupo. Kaya oo, nakakainis kapag ang tao ito ay nakaupo sa tapat mo sa isang meeting. Napatuloy na pinipitik ang kanyang ballpen sa kabila ng masamang tingin ng lahat ng tao sa kanya. Pangsyam, fatigue, pagkapagod. Isa ito sa mga palatandaan na halos mukhang kabaliktaran sa inaasahan. Dahil ang restlessness ay isang sintomas. Ngunit ang mga taong may adult ADHD ay karaniwang nahihirapan sa sobrang pagod. Kung iisipin mo ang tungkol dito, ay may katuturan dahil sa kanilang hyperactivity at sleep disruptions. At ang karagdagang enerhiya na kinakailangan upang mag-focus ay magdudulot sa isang tao na makaramdam ng pagod. Sa ibabaw ng pagod na iyon ay ang pangkaraniwang side effect ng gamot ng maraming tao na merong ADHD. Ito ay nagdudulot ng masamang epekto ng paulit-ulit na ikot dahil ang pagkahapo ay nagpapaalala sa atensyon. Gaya ng nakikita natin, ang pagkakaroon ng adult ADHD ay magdudulot ng kalituhan sa iyong professional na buhay, relasyon, at personal well-being. Maaari itong magdulot ng pinsala sa pagpapahalaga mo sa iyong sarili. At magdudulot ng hindi kinakailangang inner frustrations pati na rin ang alitan sa ibang tao. Mahalagang hindi ka mag-self-diagnose. At ngayong alam mo na ang mga palatandaan at sintomas na dapat mong tingnan, pwede ka nang maghanap ng professional help kung kinakailangan mo ito. Kasama sa option sa paggamot nito ay ang pag-inom ng gamot, cognitive behavioral therapy, upang matulungan kang pangasiwaan ang mga sintomas at matuto ng mas mahusay na paraan upang makayanan ito. Ano sa palagay mo? Maraming salamat sa panonood ng aking video. Sana ay nagustuhan mo at may napulot kang aral dito. Huwag mong kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe sa channel ko. Pindutin mo na rin yung bell all button para lagi kang ma-notify kapag may bago akong video. Pwede ka rin mag-iwan ng suggestions at recommendations mo sa comment section sa baba ng video ito. Hanggang sa muli, ako si Julieta Yang Orfiano. See you sa mga susunod ko pang videos.